sacraments, sadios sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito, tayo po ay nagdiriwang ng kapistahan ng kalinis-linisang puso ni Maria. Nagagalak tayo sa pagkakaloob sa atin ng ating Panginoon ng mahasamahal na Birheng Maria upang ating maging ina at huwaran. Kaya naman, taglay ang pusong mapagpasalamat, patuloy nating itaas ang mga intensyon sa misang ito. Ang mga personal na kahilingan, gayon din ang mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pagpapakumbaba ng mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng mahal na Birhen ay naghanda ka ng tirahan sa iyong banal na Espiritu. Ipagalom mong dahil sa kanyang panalangin na kami maging templo ng iyong kaluwalhatian, alang-alang sa anak mong si Jesucristo, Panginoon namin, nabubuhay at nagahari kasama mo at ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, inuutosan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila na mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Kampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos.
ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarong ang hukom, ang magpuputong sa akin ang korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tunay akong nagpupuri buong araw. Akin ngayong ihahayag ang taglay mong karangalan. Ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong babayaan. Katawang ko'y mahina na, kaya't ako'y huwag iiwan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ako naman samantala ay patuloy na aasa. Patuloy na magpupuri, pupurihin ka tuwi na. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapong kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay iahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tutugtugin ko ang alpat, pupurihin kitang tunay. Pupurihin kita, O Diyos, dahil sa iyong katapatan. Mga imno ng papuri sa alpa ko'y tutugtugin. Iuukol ko ang tugtog sa iyo, banal ng Israel. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo. Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglakad at nang may mahabang kasuotan at natutuwang pagpupugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at sa mga upuang pangdangal sa mga pigin. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at sinasangkalay pagdarasal ng mahaba, lalo pang mabibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat
ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sabagat iba'y nagkaloob ng bahagi lamig na hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, tayo po ay nagdiwang ng kapistahan ng ating pong mahal na puso ng ating Panginoong Heso Kristo kahapon. At ngayong araw, atin naman pong pinaparangalan ang puso ng Immaculada Concepcion o ang ating pong mahal na Birheng Maria. Kapag atin pong tinignan ang kapangyarihan at karangalan ng puso ni Maria ay nakabatay sa karangalan at kapangyarihan ng puso ng ating mahal na poong Hesukristo. Bakit po sinabi ang mga bagay na ito? Dahil makikita niyo po sa ating pong mga panalangin, kahit na po sa ating mga inuusal, ang ating pong dulog ay laging sa pamamagitan ni Maria ay magkaroon din ng katugunan ang lahat ng panalangin at ito po ay idinudulog natin sa Panginoong Hesukristo. Alam niyo po bakit po binigyan ng karangalan ng ganito ang Mahal na Birhen? Maraming pagkakataon at nakita po natin kung ano po ang karangalang ibinigay po sa kanya. Ang unang mga yugto na narinig po natin sa ating pong pagsulat sa Ebanghelyo ay si Maria ay tumugon at sumugot na nagsasabing, "Maganap sa akin ang iyong sinabi." Yung pong piyat, yung pong sinasabi ni Maria na maganap sa akin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa akin. Ito po yung isang napakagandang bahagi kung saan pinakikita po sa atin ang isang napakagandang halimbawa ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa atin. Minsan makita po natin na marami po tayong tanong sa ating puso. At bakit tayo? Bakit nangyari ito sa atin? Ngunit kahit po sa Ebanghelyo sinasabi po na si Maria isinapuso niya kung ano ang lahat ng nangyayari sa kanyang anak. At dito, pilit niyang inunawa, bagamat kapos ang kanyang pagtingin at pag-unawa, isinaalang-alang niya at inialay niya po ito sa ating Panginoon. Mga kapatid, yung pong pinagdaanan po ni Maria ay napakaganda. Maganda, ngunit masalimuot. Nariyan din po ang tinatawag po nating nakatatakot. Bakit po? Dahil hindi lamang po doon sa tinatawag nating annunciation kung saan si Maria ay tumanggap ng mabuting balita na nagmumula na siya ay pinili upang maging ina ng manunubos. Ang kanyang pinagdaanan sa mga bahagi kahit nasa yugto ng pagkawala ng kanyang anak sa templo. Nung sila po ay nagpunta upang maghain sa templo, hindi po nila namalayan na si Jesus ay nawala. At sa pagkakataon po ito, nakita po at naroon sa puso ni Maria ang tinatawag nating anxiety. Saan napunta ang aking anak? Ang kanyang mga pinagdaraanan ang siyang matinding mga bagay. Kaya naman, ang ating pong pagtingin sa ating mahal na Birheng Maria, tayo pong mga Katoliko, minsan tayo po ay nakikipaglaban sa ating pong ibang mga kapatid na reliyon na nagsasabing, bakit nyo sinasamba si Maria? Ngunit sa pagkakataon pong ito, kailanman hindi po natin sinamba si Maria. Bagkus si Maria ay ating pinagpipitagan, ginagalang
bilang isang tunay na halimbawa. Kaya sa ating pong pananampalataya na ibinibigay sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating pong pagtitiwala kay Maria ay ganun na lamang. Ibinibigay natin dahil siya ay isang halimbawa, siya ay isang liwanag, siya ay isang tunay na pag-asa na para sa atin tayo ay susunod sa kanyang mga yapak. At sa kanyang yapak, ito po yung isang bagay na napakaganda kay Maria. Ang kanyang pagtugon, ang kanyang pilit sa kabila ng kanyang karukhaan sa kanyang puso, na nanampalataya siya at naniwala sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Minsan tayo po sa buhay po natin, tinitignan po natin, ano nga ba ang mas mabuti? Ano nga ba ang nais ng Panginoon? Ano nga ba ang gusto nating mangyari sa buhay natin? Ngunit sa halimbawa ng ating pong mahal na Birheng Maria, ipinakikita niya po ang busilak ng kanyang puso at sa kanyang kalinis-linisan, sinunod niya kung ano ang naisin ng Diyos para sa kanya. Ito po ay ang pag-aalay ng kanyang buhay, ang pagbibigay ng kanyang puso, ng kanyang kaluluwa, ng kanyang lakas upang maganap lamang ang tunay na kalooban ng Diyos para sa atin. Isang bagay na dulot ng kapangyarihan, walang iba sa paggabay ng banal na Espiritu. Alam niyo po mga kapatid, yung pong yungto ng pagkawala ng ating Panginoong Jesucristo ay isang bagay na nakaguluhan sa ating pong mahal na Birheng Maria. Ngunit hindi lamang po ito ang yugto ng kalungkutan. Bakit po? Kahit na po sa tinatawag po nating yugto kung saan si Jesus ay pinahirapan na, at matapos pahirapan pagpasanin ng krus, at matapos pagpasanin ng krus, naroon ang kanyang pagpako sa krus hanggang sa kamatayan. Makita po natin ang kalungkutan ni Maria, ang hapis ni Maria, at sa kabila po nito, nakikiisa po siya sa hapis na pinagdaraanan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit, ano po ba ang pinakamagandang naibigay ni Maria? Ano po ba ang masasabi po nating napakagandang halimbawa at ambag niya sa pananampalataya at higit sa lahat sa pag-ibig niya sa kanyang sariling anak? Mga kabatid, siguro iniisip po natin, yung kanyang pagbibigay ng sarili, yung kanyang pagtugon. Ngunit sa yugto pong ito, pinakita po ni Maria ang isang napakagandang bagay. Yan ay ang katapatan ng isang ina sa kanyang anak. At dito, pinakita ni Maria ang kanyang fidelity sa pag-ibig niya sa kanyang anak. Siguro po'y sinasalamin din po ito ng mga nanay dahil sa kabila po ng kahirapan at hindi pag-unawa sa kung ano ang mangyayari sa ating anak, naroon ang pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya naman, hindi po natin sinasabi sa ating mga anak, ito ang gusto kong maging para sa iyo. Gusto kong maging engineer ka, gusto kong maging doktor ka, gusto kong maging successful ka. Bagkus ang sinasabi po sa ating bukasyon bilang mga magulang tulad ni Maria, ay hindi kung papaano magiging mayaman ang iyong anak, hindi kung papaano magiging matugumpay ang iyong anak, kundi ang masumpungan at malaman niya kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Sa araw pong ito, sa pagdiriwang natin ng mahal na puso ng ating mahal na Birheng Maria, hari nawa, ituro ng Diyos sa atin ang tulad ng puso ni Maria, nang sa gayon, maibigay rin natin ng kalinis-linis ang puso nating nagmamahal sa Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Mga minamahal na kapatid, idalangin natin sa Diyos na mapagmahal nating Ama na sa pagsunod natin sa halimbawa ni Maria, sa tuwi na ay hanapin natin at tuparin natin ang kanyang kalooban. Ating tutugon, ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang simbahan naway maipakita ang kababaang loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Si Kristo naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang tunay na diwa ng pananalangin naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paanong lumagos ito sa kalinis-linisang puso ni Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip naway makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway umasa kay Maria bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas at kaginhawaan ng loob, katulad noong siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang anak. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Diyos na aming Panginoon at Guru, linisin mo ang mga puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong anak ayon sa diwa ng pananampalataya at pagsunod ni Maria. Inihiling namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa iyo sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapangamangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin na mikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na naguumapaw, ibigay mo sa amin ang bugtong mo anak na pinakamamahal. Ipagalumong kami magkaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo ay marapat naming maialay. Sa pamamagitan ni kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Kristo Kristo, ang mahal na birheng nagpupurit, nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat ng kailanman. Nilingap mo ang mahal na birheng bilang iyong abang alipin nang iyong binigyang tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaysa umagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiisang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati iyo, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganun din naman ang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga paring maniyoso, diakono at intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria, ina ng Diyos, kabiyak niya ang puso si Jose. Kaysa ng mga apostol ang lahat ng mga banal, Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa umagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nagagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Jesucristo, buong pag-ibig nating pahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pag-araban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming
si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dalhin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
full of grace. The Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga bagong pananganak at mga batang edad 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat ng manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong pigin na pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Pambansang pagtatalaga sa kalinis-linis ang puso ni Maria. Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na Ina ng Diyos, habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito na daang taon nang dinarasal ng simbahan ni Kristo. Humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang Ina. Kami na bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito ay naghahayag ng aming pagtatalaga sa paghahakbilin kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayang Pilipino sa kasalukuyan. O Ina ng Simba, sambayan ng nagagalak sa tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang Ina ang mga tunggadian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan ng liwanag at kadiliman na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O Ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibig na tahasan naming inihahatid sa iyong puso, bunsod ng banal ng Espiritu. Yakapin mo ng may pagmamahal ng Ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa na ngayon ay pinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo. Dahil hangad namin na bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasulukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Dumudulog kami sa iyo, pagalinga, mahal na Ina ng Diyos,
Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Mahal naming Ina, itinatalaga at pinagkakatiwala namin ang aming sarili, ang aming pamilya, ang aming bayan, ang aming archdiocesis sa iyong mapagmahal at kalinis-linisang puso. Mula sa pagkamuhi, karahasan ang mga paglalaban-labang naghahati at sumisira sa aming bayan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglabag sa buhay ng tao, talo ng buhay at sinapupunan, ipag-adya mo kami. Mula sa pagkalapastangan, sa karangalan ng mga anak ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa lahat ng uri ng kawalang katarungan sa lipunan, ipag-adya mo kami. Mula sa kahandaang tabagi ng mga utos ng Diyos, labagin ng utos ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa kawalan ng pangunawa at mabuti at masama, ipag-adya mo kami. Mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu, ipag-adya mo kami. Hibik namin pakinggan o mahal na Ina ni Kristo, nakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong muli sa kasaysayan namin bilang isang bayan ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng mawawaing pag-ibig. Huwag sa inawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Papanibaguhin nawa nito ang kalooban at budhi ng bawat isa. O Maria, Ina ni Jesus at aming Ina, Ikaw ang aming buhay, aming katamisan at ang aming pag-asa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang mga daladala nilang imahen, dasalan, sampunang kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng pagbibendisyong ito, naway maalala nila ang pangako nila nung sila'y binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Arapal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhan ka namin.
Panginoon.